kapag nakakita tayo ng positibong resulta dito sa ginagawang pilot implementation, we may be able to roll it out to the rest of the country at maybe towards the end of September. Kailangan pang obserbahan ng national government at mga bumubuo sa interagency task force kung ano ang magiging epekto ng bagong alert level system sa kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Kapag positibo ang naging resulta nito, hindi lamang sa COVID-19 cases kundi maging sa healthcare system at ekonomiya. Saka na ito sisimulang ipatupad sa mga probinsya bago matapos ang buwan ng Setyembre. And every week we will be assessing so that we will see yung progress natin, ano yung pwedeng baguhin, ano yung pwede na nating i-retain, ano yung mga metrics na dapat pag-aralan, at ano pa yung ways moving forward. So, it's until September 30. Tinututukan ng DOH ang epekto ng granular lockdowns sa ilalim ng alert level system sa hawaan ng COVID-19 sa NCR. Sa ngayon, nakapagtatala pa rin ng mahigit sa 20,000 kaso sa isang araw dahil na rin sa pag-iral ng Delta variant. Ang alert level po, dynamic yan. Ano? Nababago-bago po yan. Hindi po yan pwede mag-stick ng 2 linggo at hindi natin binago. Maari po na after 1 week, mabago ang alert level. So we will be adding or we will be subtracting from these specific responses na meron tayo. Kaya po tayo nagpa-pilot, sinusubukan. Kapag natapos na ang pilot implementation ng bagong alert level system sa NCR, ihahayag ng DOH ang mga ginamit nilang sukatan upang tukuyin kung ano ang kanilang batayan sa alert level classification na ipinatutupad sa isang lugar. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.